Here we go. What is up? I am back with another video, and another video means another project. At ang ginawa ko ngayon ay hamster cage para sa alagang hamster ni Luna. So, nabili namin to like 3 weeks ago. Ginawa ko siya ng plastic bin na pinaglagyan niya ng almost 3 weeks na rin. At nakakita ko sa YouTube ng paggawa ng hamster cage gamit ang plywood. So, may plywood akong extra. Ginawa ko siya ng hamster cage. At kung gusto niyo malaman kung paano ko nagawa yung hamster cage na yon, samahan niyo ako hanggang matapos tong video na to. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong project. Ako si Leo, ito si Luna, and you are watching Woodflip. So yun, andito na ako sa pilar. Ito na rin yung kahoy na gagamitin ko. Pre-prepare ko na. Hindi nyo makikita kasi hindi siya kita sa screen. Pero andito siya sa pinaka-workbench ko. Workbench. So yun, ang una kong gagawin, puputul-putulin ko muna to sa mga piece na kakailanganin ko. Maliit lang to eh. 6 feet lang to. Pero pagkakasayin ko, pag kinulang, gagawin na lang ng paraan. Ito na yung kahoy na gagamitin ko para sa cage ng hamster ni Luna. So, kakat ko pa siya para sa sides. So, yan. Babawasan ko ito siguro mga 1.5 feet or mas mababa. Tingnan ko. Tapos, ito yung side. Tapos, ito yung pang side. Ito yung pang back. May kahoy pang matitira pala. So, gagawin ko na lang rito ng pang back, tapos dudugtungan ko rito kasi nagkamali ako ng cut. Let's go.
So, eto na yung box na binuo ko. Acrylic na lang ilalagay ko dito sa harap. Sa slide lang yan dyan. Then, may isa akong problema. So, eto yun. Diba, kanina sinabi sa inyo na nagkamali ako ng putol ng kahoy. Ayan, binugtungan ko lang to at may space siya. So, ang gagawin ko dyan, lalagyan ko na lang to ng kahoy dito. Then, maglalagay ako ng French clip dito para imamount lang siya nang hindi siya kailangan ng stante na pagpapatungan. So, yun. So yun, almost tapos na to. Kulang na lang ako ng takip. Saka lilihain ko to, then pipinturahan. So yun, ito na siya. So kulang na lang to ng takip. Plano ko na siyang lihain at pinturahan. Hindi ko na bibideohan. Kaya, kasi simple lang naman yun. So, transition na tayo sa pagkatapos siyang mapinturahan. Tapos magpuproceed na ako sa paggawa ng takip. At nga pala, salamat sa nagbigay nito. Ilalagay ko yung link ng page niya sa baba. Sa comment section din. Comment section ba? Basta doon, sa baba. Makikita nyo yun dyan. Kay Sir Foxtrot. Malumutan ko yung mismo pangalan. Pero ayan, ito. Ayan yung pangalan niya. So, kay Sir Foxtrot, salamat po dito sa Push Black, Push Acrylic, something na binigay mo sa akin. So yun, from plain to painted. Boom! Yan, painted na siya. At nasa ibang area na rin ako, nandito na ako sa loob ng bahay. Nagpalit na din ako ng shirt. So yun, pininturahan ko to gamit ang water-based paint na white. Hindi ko alam kung 100% safe siya sa mga pets. Pero mas okay na yun kesa sa oil-based paint. Since babalutan ko rin naman to ng vinyl sticker na ginamit ko sa last upload ko. Kung makikita mo, ito yun. Yan. Gusto mo makita ko paano ko nagawa yan, panoorin mo yung video pagkatapos nito. So yun, magpuproceed na ako sa pagbalot nito ng vinyl sticker. Hindi ko nabivideohan dahil madali lang naman yun. At papalit ako na siyang kulay. Just like this. 1, 2, 3. Yun, tapos na siya. Nalagay ko na yung vinyl sticker na puti sa loob. Then, vinyl sticker na wood grain sa sides.
Ang sunod ko na gagawin, ilalagay ko na yung takip niya. I-screw ko lang yung mga hinges. Then, imamount ko na to. Tapos saka ko siya i-decor. Ikakabit ko na yung mga ginawa kong abubot. Proceed na tayo doon. Let's go! So, after kuma-assemble ng takip, nag-proceed na ako sa pagkabit ng takip niya sa cage. Ang ginamit ko rito is 1/2 inch na hinges. And then, after neto, nag-proceed na ako ng pag-prepare sa pagkabit ng French cleat system sa wall. So, binutasan ko lang yung pader. And then, kinabit ko na yung mismo cage. So yun, tapos na yung DIY hamster cage na ginawa natin. Gagawin ko ng separate video yung paggawa ng mga abubot na gusto kong ilagay sa kanya at kung ano yung mga kailangan niya pang hides para sa cage na to. So yun, eto na siya. Kung nagustuhan niyo to, please like. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At hit nyo na yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang upload. Nag-ready rin ako ng dalawang video na pwede nyo panoorin. So yan. Again, ako si Leo. Eto si Luna. And this is Woodflip. I am out. Peace.